Oh, yung mga binabanggit ni Kuya Renren dito, puro pangsagara na yung mga presyo. Talagang sinasagad na dahil napakamura na ng mga tinitindang bike dito sa bangketa ng Quiapo. Ito mga pang budget bike nila Kuya Renren dito. Magkano sa inyo yung ganito? 5K lang mga kapadyak, oh, meron ka ng MTB. Okay, dito naman tayo kay Kuya Cardo. Cardo Dalisay ba to? Yun, oh. Tignan natin yung mga tindang bike ni Kuya Cardo dito. Saan? Ah, sa'yo ba lahat to? Dami mo palang tindang bike, ah. Okay, dito naman tayo sa side ni, anong pangalan mo, Kuya? Ariel. Si Kuya Ariel, oh. Panay ang punas dito sa mga tinitinda niyang bike. Sinisigurado ni Kuya Ariel na bago niyo bilhin yung bike na tinitinda niya, siguradong malinis at nakakondisyon. Tama ba, Kuya Ariel? Okay, dito naman tayo sa side ng mga shades, mga salamin. Ayan, oh. Ang ganda ng mga tinta. Ang malakas ang shades mo dyan, Kuya. Ayan, oh. Mga 100%, no? Ayan, oh. Yan ang mga pangmalakas ang tinta nito ni Kuya. Ayan, oh. Magkano naman presyo mo niya, Kuya? Dito naman sa pwesto ni Kuya Tony. Ayan, oh. Meron tayo dito mga bicycle tool. May ilaw. Meron tayo mga headlight. Saka meron din tayo mga, ayan, oh, mga binocular. Okay din, ha. Hindi lang pang bike ang available dito. Meron din tayong mga pamboso dito. Pamboso talaga, eh, no? Ano pa? Karen. Ayan, si Ma'am Karen. Ang ganda ng lipstick ni Ma'am Karen, no? Di ba? Okay. Magkano sa inyo mga jersey, Ma'am Karen? Ayan, may 250, may 300, tsaka 350. Okay. Meron tayo dito. Oh, Bora. Ayan, Bora. Ay, Trek. Ayan, oh. Meron din tayong mga Santa Cruz. Ayan, oh. Maraming available si Ma'am Karen dito. Specialized. Ayan. Meron tayong Trek. Ayan. What's up mga kapadyak? Nandito tayo ngayon sa Quiapo, Manila. Alamin natin kung ano ang kaganapan dito sa bangketa sa Quiapo. Alamin na rin natin kung magkano yung mga bike parts and bike accessories dito sa bangketa ng Quiapo. Samahan nyo ako today mga kapadyak. Let's go! Ayan mga kapadyak, nandito tayo ngayon sa mismong tapat ng Quiapo Church at dito tayo magsisimula sa bangketa dito. Sa tapat mismo ng Quiapo Church. Okay, tara, pasukin na natin. Dito may mga jersey. Ayan, oh. Mga jersey, oh. Okay, oh. Daming mga jersey. Giant. Ayan, iba-iba. Okay, oh. Bianchi. Ayan, iba-iba jersey natin dito, eh, no? Bianchi, ang ganda, oh. Diba? Marami tayong available dito sa bangketa ng Quiapo. SRAM, Scott. Okay. Dito naman sa baba, meron naman tayong mga cycling jersey pa rin. Ayan. Ito, oh. 7-11. Kano po yung presyo ng mga ganito? Yung cycling jersey ko, 350. Ayun, mga 350 yung mga ganitong jersey. Okay? Salamat po. Dito, meron tayong mga bolts. Ayun, oh. 150. Ayun, Genova bolts. Tapos may mga bar tape tayo. Ayun, 100 lang. Tapos ayun, submit na bolts, 220 isang set na. Tapos meron tayong mga ayan, mga ilaw, taillight, 220. Ibang model naman na taillight. Ayan, oh. Okay. Meron din tayo mga brake lever boots dito. Ayan, oh. Iba-iba kulay. Okay. Tapos, meron tayong mga fork dito. Ayan. Tapos, meron tayong mga spacer, pedal. Okay din, ayan, oh. Okay. Kaya, mag-vlog lang ako sandali, ah. Kahit ako lang yung mga ano nyo, kaya, ah. Ayan, oh. Meron sila ditong mga ayan oh, battle cage. Ayan. Tapos may mga stem na trubative. Magkano yung stem na trubative, Kuya? 320? Ayan, 320. Yung ganong ano, in-speed na battle cage. Magkano yun? 100 lang. Tapos yung mga helmet na ganyan, Kuya, magkano? 300. Ayan oh. Dami rito. Sa tapat mismo ng Quiapo Church, pasyalan nyo dito ha. Dito kayo mamili ng mga bike parts and bike accessories. Tapos may mga fork din sila dito. Ano pangalan nyo, Kuya? Joseph. Si Kuya Joseph, hanapin nyo lang dito ha. Ayan ha, si Kuya Joseph. Dito siya nakapuesto sa tapat mismo ng Quiapo Church. Meron siya yung SPD pedal na
Fritz pedal yan, di ba kay Joseph? Yan o. Magkano yung mga pedal na ganito kaya Joseph? Mga clits na ganito, magkano? Ito? Oo. 1.8 o 9 yan. 1.8? May bawas pa naman o, kuya, no? Ayun, may bawas pa. Ito, anong shifting lever to? Anong shifting lever yan? Shimano Jore. 1 by setup na, kuya, no? Ayan, pang 1 by setup. Magkano yan, kuya? 1.8? 1,800 din. Ayun, no? Meron siya dito na shifter na Shimano Jore. Ayan, no? Nagkakalaga lang ng 1,800. Pang 1 by setup to. Tapos may mga fork din siya dito na in-speed. Ayan, no? Iba-iba. Speed 1. Hey, Joseph, magkano yung in-speed mo na fork? 4.5. Air-type na, mga kajak, oh. Yeah? Sa speed 1, kuya, magkano? Ayan, no? Tapered, no? 6.5, kuya. Ayan, no? Air suspension fork na pang-tapered speed 1. 6.1, no, kuya Joseph, no? 6.5. Ayan, 6.5, mga kajak. Tapos may mga seat post din si Kuya Joseph dito na submit, max zone. Ayan, iba-iba, in speed. Magkano yung mga seat post natin ganito kay Joseph? 850. Dito sa kulay brown, ang ganda nitong brown, no? Magkano naman yung dito, submit? Pares lang, sir. Pares lang. E yung ganito? Ito, 450. 300. Yung max zone? 450. Ayan yung mga tinda dito ni Kuya Joseph. May mga bike ka rin pala dito, Kuya Joseph, no? Ayan, may mga bike din si Kuya Joseph dito kagaya nitong Trinx Majest 100 na 27.5 naka suspension fork na naka hydraulic disc brake pa, expert nga yung ginamit. Kagandahan dito naka combo shifter na L2 A2 yung ginamit. 3x7 speed ang setup nitong Trinx Majest 100 ni Kuya Joseph dito. Magkano naman presyo natin dito kay Joseph sa Trinx na to? Kano po? 8,500 lang para dito sa Trinx Majest 100. Meron tayong Trek dito kay Kuya Joseph, oh. Trek na MTB. Magkano sa iyo itong ganito, Kuya Joseph? 6.5 lang? Trek? Mga kapadyak, 6.5 lang, oh. Trek na, oh. MTB. Hydraulic na? Ah, mechanical lang. Alloy na, saka mechanical. Ayun. Naka-alloy frame na. Mechanical disc brake. Tapos naka 3x setup pa na 3x8 speed. Kagandahan dito sa parts na ginamit, Shimano na, mga kapadyak. Ayun, no? Shimano RD, Shimano rin yung FD niya. Murang-mura lang dito, oh, kay Kuya Joseph, mga kapadyak. Meron din siyang mga saddle dyan, oh, tsaka ragusa na crank, tsaka shifter. Maraming available dito kay Kuya Joseph. Ha? Kuya Joseph, maraming salamat, ha. Yun, thank you, Kuya Joseph. Next natin, dito, rolling tayo. Ma'am, magkano sa inyo yung mga jersey? 250? Ayan o. Ano pangalan niyo, ma'am? Brag lang ako sandali, ha. Ano po? Karen. Ayan si ma'am Karen. Ang ganda ng lipstick ni ma'am Karen, o. Di ba? Okay. Magkano sa inyo mga jersey, ma'am Karen? Ayan, may 250, may 300, tsaka 350. Okay. Meron tayo dito. O, Bora. Ayan. Bora. Ay. Trek. Ayan o. Meron din tayong mga Santa Cruz. Ayan, no? Maraming available si Ma'am Karen dito. Specialized. Ayan. Meron tayong Trek. Ayan. 350, 250, tsaka 300. Ang available na mga jersey dito kay Ma'am Karen. Sa likod niya, ayan, may mga set. Magkano sa inyo yung mga set na ganyan, Ma'am Karen? 700 up and down na, no? Ayan, no? BMC, Trek, Specialized, Giant. Ayan, maraming available dito kay Ma'am Karen. Tapos kung gusto niyo naman, short lang ang kukunin nyo, meron din. Ayan, no? Agaya nito, Fox. Ayan o. Meron siyang Fox dito. Meron din pang terno doon sa Bora at saka Specialized. Magkano yung mga shorts na ganito, Ma'am Karen? 300 po. Ayun, may bawas pa naman yan, no? Ayun, hanapin nyo lang dito si Ma'am Karen. Pag may nakita kayong babaeng magandang lipstick dito, si Ma'am Karen, ayun, pasya lang kayo dito, ha? Sa tapat ng Tiapo Church. Salamat, ma'am. Thank you. Thank you, ha. Okay. Okay, ha. Natin dito, hanapin natin dito yung mga mura na nakalatag dito sa bangketa. Kaya, pakita ko lang, ha, sa vlog. Okay lang po. Pakita ko lang sa vlog. Saan yung mayari? Kaya, okay lang. Pakita ko. Ayun. Okay, dito naman sa
Ano pangalan mo, kuya? Ha? Ano pangalan mo? Tony. Tony? Ayun. Dito naman sa pwesto ni Kuya Tony. Ayan, oh. Meron tayo dito mga bicycle tool. May ilaw. Meron tayong mga headlight. Saka meron din tayong mga, ayun, oh, mga binocular. Okay din, ha. Hindi lang pang bike ang available dito. Meron din tayong mga pamboso dito. Pamboso talaga, eh, no? Okay. Meron din tayo dito mga taillight. Ayan, oh. Tapos may in-speed na pedal. Silvering na, mga kapadyak. Oh, ganda nito, ha. Kaya, Tony, magkano ganito mo? 1,000? O, 1,000, mga kapadyak, oh. In-speed na silvering. Ganda nito, oh. Panalo. Dalawa available na kulay. Meron tayong black tsaka red. Ayan, oh. Tapos may mga hub tayo na ganito. Ayan, oh. Ragusa na R200. Magkano R200 sa'yo, Kuya Tony? Kaya magkano ganito, R200? 900 lang, mga kapadyak. Ayan, R200 na Ragusa. Okay din, oh. May mga bike lock, may saddle na Giant. Tapos bottle cage with water bottle. Kompleto na. Ay, may mga air pump din tayo dito. Tapos bike lock. Ayan. Yan yung mga available dito kay Kuya Tony. Tapos meron din tayong in-speed na stem. Short stem. Magkano yung short stem na ganito kay Tony? 300. Ayan o, 300 naman yung ganito, mga kapadyak. Tapos tire repair kit. Meron din o, submit. Okay, di ba? Paano naman kaya ito? Tanong natin. Yung ganito, kuya, magkano? Ito, ni 200. Ito, oh. Tire repair kit, pang long ride, pwede. Oh. 200 lang yung ganito sa kanya. Murang-mura na. Yeah? Thank you, kuya Tony, ha. Thank you. Next natin dito. Hinapin naman natin dito. Ito na, yung mga bisikleta naman dito. Okay, dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Lajan. Ayan, oh. Ang dami niyang available na mga bike dito sa bangketa. Ayan, oh. Meron siya ditong Foxster 3-bore, mga kapadyak. Ayan, oh. Kagandahan dito sa Foxster 3-bore alloy na internal cabling pa. Naka Foxster din na crank. Ayan, oh. Ang ginamit na RG dito ay Shimano Tourney. Ayan, oh. Ilang speed to, Kuya Lajan? Ilang po? 8 speed, mga kapadyak. Hydraulic na. Alhonga yung ginamit na hydraulic sa kanya. Naka ano na, oh, reflectorized na rim. Tapos yung ginamit na hydraulic disc brake dito, ayan, oh, ganda rin, oh. Naka quick release na, mga kapadyak. Tapos Moser yung ginamit na tire sa kanya, ang ganda, oh. Diba? Anong size ng gulong ito, kuya? Size 29, tapos medium frame. Ayan, oh, quick release na yung ginamit na seat clamp dito. Foxster din yung ginamit na nakakpit sa kanya. Magkano sa itong ganito, kuya? 11,500. Pero may bawas pa naman, no? Ayan, oh, 11,500 may bawas pa. Meron naman tayo dito, Avia MTB Cruiser, 27.5 din. Ayan, ano size ng frame nito, kuya Aljan? Medium. Ayan, medium lang, mga kapadyak. Naka-combo shifter na, oh. Ayan, oh. 3x8 speed itong si Avia. Ginamit na FD Shimano Tourney, ginamit na RD Shimano na rin, mga kapadyak. Naka-Kenda tire pa to, ha. Okay din. Tapos naka-quick release yung seat clamp niya na alloy. Avia yung ginamit na cockpit sa kanya. Magkano sa iyo yung ganito, kuya? 6.5 lang, mga kapadyak. Meron ka ng MTB na pangmalakasan dito sa pwesto ni Kuya Lajan. Panalong-panalo, naka-suspension fork with manual lockout na yan. Gold pa nga yung ginamit, oh. Tapos Avia na rin yung ginamit na rim. Gold na rin yung ginamit na hub dito. Naka-mechanical disc brake na rin to, mga kapadyak. Okay na okay, di ba? Ito, available kulay niya, kuya. Ayun, apat na available ang kulay, mga kapadyak. Marami kayong pagpipili ang kulay, no? Pink tsaka gray. Tapos black-white yung naka-display dito ni Kuya Lajan. Hindi lang yan ang meron siya dahil meron din siyang totem na MTB rito. Ito parang pang-ladies na, kuya, no? Ayun, tingnan nyo yung frame niya. Ayun, no? Ladies bike yung forma, di ba? Ito, naka-combo shifter din, mga kapadyak. 3x8 speed. Naka-hydraulic na pala to, ang ganda, oh. Logan yung ginamit na hydraulic sa kanya. Tapos yung ginamit na shifter, Shimano na, mga kapadyak. Yan ang maganda dito kay Totem na ano to? Totem ano ba to? Aprila. Totem Aprila, no? Ang ganda. Bago to, ah. Totem Aprila, alloy na rin yung frame yan, mga kapadyak. Naka suspension fork with manual lockout. Tapos size 26 ba to? 27.5.
27.5 na, mga kapadyak. Size ng frame, kuya. Small frame lang, mga kapadyak. Tama-tama talaga to sa mga lady biker natin. Kaya available dito yan kay Kuya Lajan dito sa tapat mismo ng Quiapo Church. Okay? Meron tayong available na kulay niyan. Ayan o. White, tsaka pink. Meron pa bang ibang kulay niya, kuya? Apat din ang available na kulay niyan, ha? Pero dalawa lang yung naka-display. Kung ayaw nyo nitong kulay na to, pwede kayong magsabi kay Kuya Lajan at bibigyan kayo kung anong kulay ang gusto nyo. Sumunod nitong totem, meron naman tayong Trinks. Trinks ano to, kuya? 1,100. Ayun, no? Trinks Majest 1,100. Ayun. Ito, meron tayo dito, ha, kay Kuya Lajan. Hindi lang totem ang meron tayo dito. Hindi lang Avia, hindi lang Factor. Meron din tayong Trinks Majest 1,100. Okay din, ha? Nakakombo, 2x setup na, kuya, no? 2x10. Ayun, no? Ang ganda ng setup nitong Trinks na to. 2x10 speed siya. Shimano Jory pa nga yung ginamit, mga kapadyak, ko. Okay, ano yung 8 din yan, kuya? Shimano Jory din yan. Group set na ba yan, kuya? Hydraulic spark. Okay, ha? Shimano Jory. Shimano Jory FD. Shimano Jory na rin ba? RD niyan, kuya? Ayun, no? Group set pala to na Shimano Jory, mga kapadyak. Magandahan dito, alloy frame na. Naka-suspension fork pa. With manual lockout. Naka-hydraulic pa. Na X-Spark. San ka pa, di ba? Ayun, no? Jory. Panalong-panalo tong MTB na to, ha? Okay din to. Tapos naka-Kenda tire pa. Size ng gulong nito, kuya? 27.5. Tapos yung frame medium. Ayan, medium frame, mga kapadyak. Available kulay niyan, meron pa? Isa na lang yan. Isa na lang ang available kulay. Pero panalong panalo yung specs nitong isa na to, ha? Trinks na to. Magkano naman presyo mo dito, kuya? 17. Ayun, 17,000. May bawas pa naman yan dito kay Kuya Lajan. Next natin dyan, meron tayo ditong Phantom. Phantom C822 ba to? Tama? Ayun, oh. Phantom C822. Okay, itong Phantom na to, alloy frame na rin, tapos naka Shimano Jory na yung ginamit na RD sa kanya. 1x setup to, mga kapadyak, ha. Okay, ha, Pro Wheel yung ginamit na crank dito, naka 27.5 na gulong, tapos CST rack hook yung ginamit na tire sa kanya, panalong panalo. Tapos naka hydraulic disc brake na rin, oh. X-Spark din yung ginamit dito, tapos yung ginamit na shifter, Shimano Jory na rin, syempre. Isa pang maganda dito kay Phantom C822 na to, ha. Naka-suspension fork na with manual lockout. Air fork pa yan, mga kapadyak. Panalong panalo. Magkano naman yung ganito sa'yo, kuya? 17,500 para dito kay Phantom C822. Meron din tayong Trinks dito. Trinks 189. Tama ba, kuya? Ayun yung model niya, Trinks 189. Okay? Alloy frame na rin, mga kapadyak, ha. Agandahan dito, naka-combo shifter din na 3x8 speed. Naka-hydraulic disc brake na rin, RSX yung ginamit na hydraulic, mga kapadyak. Ginamit na shifter, Shimano na yan, oh. Kaya okay na rin, all goods na yung ginamit na mga specs dito. Naka-suspension fork, with manual lockout. Ginamit na rim dito, stock na rin ni Trinks yan. Tapos yung gulong, Kenda tire. Size niyan, 27.5 ko yan, no? 29. Ah, 29ER. May 27.5 ganito. Wala. Medium frame, no? Ayun, size ng frame, medium. Ginamit na RD dito, Shimano Tourney. Yung ginamit na FD, Shimano na rin yan, mga kapadyak. Magkano naman yung ganitong trim sa'yo, kaya? 11 na lang. 11 na lang. Pero may bawas pa yung 11. Yun ang kagandahan dito, ha? 11,000 na lang, may bawas pa. Meron tayong pagpipili ang kulay niyan. Ito, sa dalawa, tatlo. Tatlo sila dito, mga kapadyak. Ayan, oh. Pare-pares lang ng specs. Pinagkaiba lang mga kulay. Diba? Meron pa tayong kasunod dyan. Giant Talon. Ayan, oh. Giant Talon, ano to, kuya? Talon 3. Talon 3, mga kapadyak. Giant Talon 3. Kagandahan dito sa Giant Talon 3 na to. Naka-combo shifter, mga kapadyak. 2x setup naman tong isa. 2x7 speed, mga kapadyak. Naka-hydraulic disc brake na Tektro. Ayan. Ginamit na shifter dito. Shimano na. Diba? Panalong panalo. Naka-suspension fork to, mga kapadyak. Ayan, oh. Suspension fork. Ginamit na fork sa kanya ay SR Suntour. Tapos ginamit na tire, Maxxis. Diba? 29ER to, kuya, no? May 27.5 ka nito? Wala. Yung ginamit na RD dyan, Shimano Tourney. Tapos FD, ganun din. Yun, Tourney. Yung ginamit na drive train dito. Ginamit na saddle, Giant na rin. No? Magkano sa ito, kuya? 26 lang. Ano po? 26. 26 lang para dito kay Giant Talon 3. Meron naman tayong Pinewood dito. Pinewood Thread and Flux. Pang ladies din, no, kuya, no?
Ayan, pang ladies din mga kajak. Size ng frame nito, small lang. Pero yung gulong niya, 29ER kuya, no? Panalong panalo to. Naka-combo shifter din na 3x9 speed naman mga kajak. Shimano Altus, yung ginamit na shifter. Naka-hydraulic disc brake, Shimano na rin yung ginamit mga kajak. Panalong panalo na rin tong Pinewood Threading Flux na to. Ginamit na RD dyan na Shimano Altus. Tapos yung AFD niya, ano yung FD? Altus din. Magkano naman yung ganito? Thread and Flux? 17,000. Pero may bawas pa naman yan. Okay na rin ha. Daming tinta ni Kuya Lajan dito. Hanapin nyo lang siya dito. Mura lang yung mga tinitintang niyang bike. Bukod sa mura na, may bawas pa. May previs pa yan mga kuya. Yun o, may previs pa. Thank you Kuya Lajan ha. Thank you. Hanapin nyo lang siya dito sa tapat ng Quiapo Church. Okay, next natin dito. Okay, dito naman tayo sa site ng mga shades, mga salamin. Ayan o, ang ganda ng mga tindang salamin ni Kuya. Ano pangalan mo kuya? Jomael. Jomael. Ayan o, si Kuya Jomael, hanapin nyo lang din siya dito ha. Kung marami siyang tinitindang mga shades dito. Ano ba pang malakas ang shades mo dyan kuya? Mga ganito. Ayan o, mga 100% no? Ayan o. Yan ang mga pangmalakas ang tinta nito ni Kuya. Yan, no? Magkano naman presyo mo niya, Kuya? 170, last price 150. Ayun, ha? 170 pesos, pero kayang ibigay ng 150 pesos. Dito lang yan, sa Quiapo. Tapat lang ng simbahan ng Quiapo. Murang-mura na mga shades na pang-bike. Ayan, no? Panalo, di ba? Hanapin nyo lang si Kuya dito, ha? Sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Thank you, Kuya. Hey. Okay, dito naman tayo sa side ni anong pangalan mo kuya? Ariel. Si Kuya Ariel oh. Panay ang punas dito sa mga tinitinda niyang bike. Sinisigurado ni Kuya Ariel na bago niyo bilhin yung bike na tinitinda niya, siguradong malinis at nakakondisyon, tama ba Kuya Ariel? Okay. Pakita natin kung Ito bumili kay Kuya Ariel oh. Oh. Ano yan Kuya Ariel, magkano benta mo niyan? Speed 1 Commander 28,000. Magkano mo binigay yan Kuya? 28 din. Pero magkano asking price mo niyan? 28k. Pero binigyan mo naman ng discount at previous. Yun oh. Ganda. Speed 1 Commander yung mga ginamit. Shimano. Okay din, oh. Ganda ng nabili sa'yo. Tunog mayaman na, no? 28k. Meron ka pang ganyan. Wala na, sold out na. Yan, no? Speed 1 Commander, oh. Tunog mayaman, oh. Lakas habuli ng aso niyan. Ingat. Tsaka good luck sa mga Doberman. Okay, ano yan, kuya? Paxter 3-4. Magkano sa'yo yung Paxter 3-4? 12.5 lang, boss. 12.5 lang. Dito kay Kuya Ariel, panalo. Ito pa, Spunker, oh. Ang ganda. Bagong model ng gravel bike. Tignan nyo. Ayan, oh. Yung gravel bike niya, pang MTB, yung gulong. Talagang nilakihan niya na talaga. Sagad na sagad. Ayan, oh. Panalong panalo. Tingnan nyo naman yung fork na ginamit, oh. Rigid fork na Spunker din, mga kajak. Pulang-pula, parang Ferrari red, oh. Tingnan nyo. Okay din. At tinan nyo, pati drop bar, oh. Naka-STI na. Senza Ignite yung ginamit, no, kuya, no? Size ng gulong niya, kuya? 29. Size 29. Pero yung frame? Size 46. Size 46. Yung ginamit na RD, oh. Senza Ignite. Okay, 1x setup to. Magkano sa'yo yung ganito, kuya? 13,500. Ayan, mga kapadya ko. Tinan nyo yung gravel bike na to, oh. Napakakapal ng gulong, pang MTB. Naka-ano na siya, oh. Naka-reflectorized rim na, oh. Kaya kahit gamitin nyo ng gabi, kitang-kita na pag nasinaga ng ilaw ng mga sasakyan niyan, talagang mag-stand out yung mga bike nyo. Okay? Yung kasunod niyan, Phantom Charles Jerry. Tama ba, kuya? Okay, yung model name nito, ha? Panalo rin, ha? Shimano Jure Group Set. Yan ang kagandahan dito, ha? 1x11 speed. Naka-suspension fork with manual lockout. Kagandahan dito sa suspension fork niya, airtight na. Okay. Tapos naka-hydraulic disc brake na rin, no? Ayan, no? Expert naman yung ginamit. Ayan, no? Shimano Jure na 11 speed yung ginamit na shifter. Okay, ha? CST Rock Hook yung ginamit na tire. Magkano sa'yo yung ganito, kuya? 19,500. Magkano po? 19,500. Size ng gulong nito, kuya?
27.5, tapos ang frame? Medium frame. Okay na rin, ano? Meron din siyang pang lady biker dito. Ayan, oh. Anong brand to kuya? Trinks na 6100. Trinks na? N700. Eto, Trinks N700. Ayan, oh. Lady biker. Ayan, oh. Pagandahan dito, naka Shimano Altus RD-FD. Naka combo shifter, 3x9 speed naman to. Isa pang maganda sa kanya, hydraulic disc brake na mga kapadyak. Ayan, oh. RSX yung ginamit na hydraulic sa kanya. Ayan, oh. Naka suspension fork with manual lockout. Size ng gulong kuya, size 26ER naman to. All terrains yung ginamit. Tapos yung ginamit na hub, Solon. Panalong panalo na rin to, ha. Magkano sa itong ganitong Trinks kuya? 14.5 pero may bawas pa. Ayan, ha, 14.5 may bawas pa. Yung kasunod niya Trinks din. Trinks ano naman to kuya? C780. Tingnan ko nga. Ayun. Ayan, ha, Trinks C782. Ayan yung pinaka model name niya, Majes C782. Trinks din mga kapadyak. Alloy frame na rin yan, ha. Naka hydraulic disc brake na rin, RSX yung ginamit. Naka combo shifter na Shimano 3x8 speed. Suspension fork with manual lockout. Naka Kenda tire. Stock ng Trinks yung ginamit na rim. Okay. Tapos yung ginamit na RD dyan kuya, pati Earth, pati FD. Yun, oh, ginamit na RD tsaka FD, Shimano tourney na mga kapadyak. Cockpit na ginamit, Trinks na rin. Kaya okay na mga kapadyak. Magkano sa'yo yung ganito kuya Ariel? 11K. Yun, oh, 11K lang mga kapadyak, pero may bawas pa yung ganitong klaseng Trinks. Ayan, oh. Hanapin nyo lang si kuya Ariel dito. Tapat lang siya ng Quiapo Church. Ayan, oh. Yan yung location niya dito. Ayan, nakalatag lang din siya dito, ha, sa bangketa ng Quiapo. Salamat kuya Ariel. Thank you. Dito naman tayo kay Kuya Cardo. Cardo Dalisay ba to? Yun, oh, si Kuya Cardo. Tapat lang siya ng Chowking mga kapadyak. Ayan, oh. Chowking. Tingnan natin yung mga tindang bike ni Kuya Cardo dito. Saan? Ah, sa'yo ba lahat to? Ang dami mo palang tindang bike, ha. Okay, sige, simulan natin dito sa dulo. Sige, ma'am, dyan lang po kayo. Ito, Phantom Charles Jerry din, no? Okay, magkano sa'yo yung ganito, kuya? 20K pero may bawas pa. May previs pa. Wala na. Tatlo available natin kulay para kay Charles, Jerry na Phantom. Ayan, oh. Meron tayong black gray, meron tayong black blue, meron tayong black red. Itong Phantom na to, puro matte color lang yan na black. Nagkakaiba lang sa decals nila. Yung decals nila dito, mga glossy. Ayan, oh. Glossy yan. Ha? Phantom Charles Jerry. Okay din, ha. Magkano uli sa ito kuya? 20K. Specs nito mga kapadyak, ayan, oh. Naka suspension fork with manual lockout. Pagandahan dyan, air type na yung ginamit na fork dito. Naka hydraulic disc brake na X-Spark Shimano Jore 1x11 speed. Ayan, oh. May gear indicator pa dito, ayan, oh. Kaya lang walang number, di ba? Okay na rin. Tapos naka ano yung ginamit na RD dyan, Shimano Jore na, di ba? Okay din, oh. Alloy frame na, tapos naka internal cabling pa. Okay na, no. Tapos, ano sizes na available mo niyan? 29? 27.5 lang. Wala kang 29. Ayan, ha. 27.5 meron tayo dito kay Kuya Cardo. Size ng frame? Medium. Puro medium. Ayan, puro medium ang available ni Kuya Cardo. 20,000 para dito kay Phantom Charles Jerry. Kasunod ditong Phantom Charles Jerry na to, meron naman tayong Sunpeed 1. Okay din, ha. Sunpeed 1, no? Pagandahan dito, naka suspension fork with manual lockout. Tapos naka combo shifter siya na 3x9 speed. Ginamit na shifter dito, L2 ano to? A5? A5, ayun, no? L2 A5 mga kapadyak. Tapos naka hydraulic na camros yung ginamit. Pagandahan dito, meron details na pula rito, ayun, no? Kaya nakakaganda tignan, di ba? Napakalambot din ng brake lever, oh. Tignan nyo, oh. Okay na okay din. Tapos alloy frame, naka internal cabling, ginamit na RD dyan, Altus. Shimano Altus FD Tourney. Shimano Tourney. Kagandahan dito, naka reinforce na yung seat tube nyo, kaya talagang matibay. Pero yung frame nito parang pang ladies, no? Parang pang ladies. Tingnan nyo, may bali siya. Korbata siya bago dumating ng seat tube, diba? Okay din, ha. Size ng frame niya kuya? Small lang. Gulong 27.5. Naka hydraulic disc brake na nga. Ayan, o. Yan yung ginamit, Camross. Tapos ginamit na hub Solon. Naka alloy na rin na double wall na rim.
Panalong panalo. Magkano yung ganito sa'yo? 14.5 sir. 14.5 pero may bawas pa, no? Okay. Negotiable pa. Tapos, etong Phantom na to, ano to? Ito, pagkatapos nitong Sunpid 1, meron naman tayong Phantom C500 dito. Kagandahan dito sa Phantom na to, mga kapadyak, ha? Smooth weld na yung welding niya rito. Ayan, no? Panalong-panalo. No? Napakakinis. Wala nang bakas ng kahapon. Ayan, no? Sobrang kinis. Makinis pa sa mga jowa nyo. Tingnan nyo, naka-internal cabling na rin, no? Kaya okay na rin, mga kapadyak. Naka-hydraulic disc brake na, no? Ano hydraulic nito? X-Part. Naka-1-by setup na ginamit na shifter Shimano Altus hanggang 9 speed yan mga kapadyak, 1x setup. Okay na rin ha. Magkano sa inyo yung ganito Phantom C500? 14,500 may bawas pa. Size ng frame? Medium gulong 27.5. May 29 ba yan? Wala. Magkano ulit? 14,500 negotiable pa. Sunod dyan meron tayong Heroic, ayan, no? Warrior 450. Heroic Warrior 450 na 27.5. Size ng frame nito kuya? Medium lang din mga kapadyak. Naka combo shifter 3x9 speed, naka hydraulic na radius, ginamit na shifter L2A5, naka suspension fork with manual lockout, naka alloy na rim, Heroic na rin yung ginamit, 27.5 yung gulong na ginamit, naka quick release yung gulong niya, kaya napakadaling i-maintenance. Panalong panalo na rin tong Heroic na to. Magkano yung Heroic na ganito kuya? 12,000 pero may bawas pa. Okay ha. Meron ka rin pala ulit dito, no? Zero naman siya. Sunpid Zero naman. Eh, no? Kung meron tayong Sunpid 1, meron naman tayong Sunpid Zero. Okay? Naka-suspension fork na rin yan with manual lockout, combo shifter, 3x8 speed. Ginamit na shifter dyan, Shimano, mga kapadyak. Nakasama na yung brake lever niya. Eh, no? Yeah? Sunpid Zero. Alloy frame na rin, tapos naka-internal cabling na rin. Medium ba to? Medium, sir. Medium din yung ginamit na frame. Tapos 27.5, no? Yes, sir. Yung gulong. Ayan, no? RD nito, ano? Ano RD niyan? Tourney. Shimano Tourney. Pati? Ayun. Shimano Tourney RD, Shimano Tourney FD. Ginamit na cockpit, sunpid din. Okay na, okay. Magkano yung ganito, kuya? 10,000. Panalo, may bawas pa yun, ha? Okay. Meron din siya ditong trinks. C782. Meron din siyang trinks dito na Majest C782. Okay, magkano sa iyo yung ganito kuya? 11.5 mga kapadyak, naka hydraulic na yan, no? RSX na combo shifter 3x8 speed na Shimano, naka suspension fork with manual lockout. Okay na okay itong trinks na to eh, oh. Kanina ko pa yung nakakikita to doon, simula rin sa simula hanggang dito, meron pa rin tayong trinks C782. Panalong panalo, nagkakatalo na lang sa available na kulay, sizes, color, tsaka sa presyo. Okay? Dito naman, meron tayong Trinks na Majest 100. Magkano naman yung ganito sa inyo? Trinks 100? 10,000, sir. 10,000? 9,000. May bawas pa yun, no? 9,000, pero negotiable pa. Naka-combo shifter din, na 3x7 speed. L2A2 naman yung ginamit. X-Park yung ginamit na hydraulic. Suspension fork with manual lockout. Okay na rin to, ha? Ano sizes ang available ka dito? Meron medium, dito. Sir. Medium lang. Yung frame. Apo. Tapos gulong 27.5. Walang 29. Wala po. O, puro 27.5. Ang available kulay orange, black, black, green, okay? Ayun oh. Puro ano to ha, puro glossy. Ito naman kung ayaw niyo ng glossy, meron naman tayo ditong matte 27.5. Black, blue. Ayun, mamili lang kayo kung ano available na kulay pag pumunta kayo dito kila Kuya Cardo. Ayun oh. Yan ang mga available natin ngayong araw dito kay Cardo Dalisay. Okay, tapat lang ng Chowking. Dito naman, kasunod, Trinks din. Anong Trinks naman to? N104. Ayan, ha? Trinks Nana 104. Mga padyak, ang lupit ng pangalan nito na, no, lakas makakarakter sa ML, no? Ito naman, naka-combo shifter din na 3x7 speed. Ginamit yan, Shimano na rin, mga padyak. Naka-suspension fork with manual lockout. RD natin, Shimano Tourney. FD, Shimano na rin yan. Shimano non-series, no? Pero Shimano rin, no, kuya, no? Ginamit na crank trinks na. Magkano yung ganito? 9.5 lang, mga kapadyak, trinks na na. Ayun, no? Nana 104. Pambabae. May available ka pa bang kulay niya? Last piece na, sir. Last piece na, mga kapadyak. Ganito na lang available na kulay. Pero no problem, ha? Kahit ganyan ang kulay na available, okay na okay, mga kapadyak. Pambabae. Ang kulay. Ang lamig sa mata, oh. Ha? Panalo na rin. Kung ayaw niyo nito, meron pa tayong trinks dito. And 106 naman. Trinks
AN106. Size 26 AR. Ito rin, di ba? 26 AR 24. Din. Ah, ito mas maliit. Yes, size 24. Kung ayaw nyo, kung naliliitan kayo sa size 24, meron tayo ditong 26 AR na Trinx N106. Ayan o. Oh. Ang ganda rin ang decals nito. Dalawang kulay siya. Ayan o. Oh. May pink, may blue, black. Ang ganda ng combination ng kulay nito. Talagang nag-stand out siya o. Oh. Lakas maka-tribal ng design nito. Kung ayaw nyo yan, meron din tayo dito. Ayan o. Oh. Pink. Tapos red, white. Ayan yung mga decals niya. Trinx N106. Ito, naka-combo shifter na rin to mga kapadyak. 3x7 speed na Shimano rin yung ginamit. Okay, suspension fork with manual lockout. Size 26 yung ginamit na gulong. Okay, yung crank na ginamit, Trinx na rin. Tapos naka-Shimano tourney, RD. Tapos yung ginamit na FD. Ano yung FD natin kuya? Sunrun, sir. Sunrun SR mga kapadyak. Magkano naman sa ganito? 10.5 mga kapadyak. Okay, meron pa rin tayong pang ladies dito. Ito naman, Trinx N700, no kuya, no? Yes sir, tatlong kulay. Yun, no? Tatlong kulay ang available. Pakita ko muna yung kung ano-anong kulay ang available. Black, gray, tapos white na glossy. Ayun, ang ganda ng glossy mga kapadyak, oh. Oh, mamili na lang kayo, napaka ganda nitong Trinx na to. N700. Ito naka ano na, naka hydraulic disc brake na RSX. Naka combo shifter na Shimano Altus yung ginamit na shifter. 3x9 speed. Now, suspension fork with manual lockout. Size ng gulong, kuya? 26 AR ang ginamit na gulong. Ginamit na FD, Shimano Altus. Ginamit na RD, Shimano Altus din. Tingnan nyo yung ginamit na sprocket. Maputing-maputi, mga kapadyak. Pati yung ginamit na chain. Talagang siguradong makinis na makinis. Etong Trinx N700. Ito nga, yung mga available na kulay. Binanggit ko na sa inyo kanina. Ang presyo, magkano, kuya? 14,500. 14,500. Pero may bawas pa naman, no, kuya, no? May bawas pa mga kapadyak, ha? Hindi nawawala yung salitang negotiable, may bawas pa dito kay Kuya Cardo. Yung kasunod natin, kung ayaw nyo naman ng MTB, kung trip nyo naman mag road bike, meron din tayo dito kay Kuya Cardo, Phantom Explorer na road bike. Eto, aloy na yung brake lever niya mga kapadyak, oh. Diba? Ganda rin. Ginamit na shifter Shimano, combo shifter, 3x7 speed. Eto, oh, Shimano yan mga kapadyak. Eto yung shifter niya. Tinaas lang nila Kuya Cardo kasi para magkasya yung medyo limited lang din kasi yung space nila rito kaya sinasalansan nila na yung makakatipid sa space, diba? Ginamit dito na rim brake, ayan yung alloy na rin yan mga kapadyak, makita nyo yung frame niya alloy na rin, no? Alloy na rin yung frame mga kapadyak, ang ganda, diba? Size ng gulong niya kuya 725C 700x25C, tapos naka quick release na, oh. Ang ganda ng rim nyo, tingnan nyo yung rim, napakanipis, diba? Panalong panalo na rin. Tapos naka quick release pa yan. Okay. Ginamit na RD dyan kuya. Shimano tourney rin. Yung FD. Non-series na Shimano. Okay. Oh. Shimano na rin yan ha. Yung ginamit na shifter. Pinakita ko sa inyo. Tapos yung stand niya meron din. Ayun o. Para easy to park na. Hindi na kayo mahirapan. Magkano naman yung gantong road bike? 7.5 lang. Dito kila Kuya Cardo. Next natin meron tayo ditong Faxter Mofit. Ayan o. Alloy frame na rin, naka internal cabling, napakaganda ng kulay, kulay blue na glossy. Okay, eto naka mechanical disc brake lang sya mga kapadyak, eh, no? Diba? Ginamit naman na shifter dito, naka 1x setup na 8 speed na Shimano. Ayan o, ginamit na shifter sa kanya, Shimano na 8 speed. RD niya kuya, Shimano tourney rin, no? Ginamit na crank dito, Faxter na rin. Magkano yung ganito kuya? 10,000. Fix na. O may bawas pa? May bawas pa. Okay na okay. Hindi na nakawala yung salitang may bawas. Yung kasunod natin dito, Faxter din. Faxter Princeton. Ito, naka-combo shifter na 2x setup by 8 speed. 2x8 speed. Naka-mechanical disc brake lang din siya. Pero yung ginamit na mga cockpit dito, puro alloy na mga kapadyak. Lahat alloy mga kapadyak. Ayan o. O, puro alloy ito. Itong Faxter Princeton nila Kuya Cardo. Pati yung hub o. Ang ganda rin ng hub mga kapadyak, oh. Oh. Parang titanium eh, oh. Yung hub nyo. Oh. Ganda, no? Naka-quick release na rin yan mga kapadyak. Tapos yung ginamit na rotor dyan, 160mm suspension fork with manual lockout. Okay? Metal alloy din. Ano yung ginamit na ano doon? Disc brake. Shimano tourney. Yung disc brake niya, ano yun? Yung disc brake, sir? Ayun na nakalagay.
Ito, sparkle. Sparkle yung ginamit na disc brake sa kanya. Eh, no? Tapos yung RD niya, Shimano Tourney, no? Pati FD. Shimano Altus. Ah, Shimano Altus naman yung ginamit na FD dito kay Mr. Princeton. Okay na okay. Magkano yung ganito, kuya? 10.5. May bawas pa. Okay, hanapin nyo lang dito si Kuya Cardo. Tapat lang siya ng Chowking. Katabi lang ng simbahan ng Quiapo, yung Chowking. Hanapin nyo lang, Kuya Cardo. Napakamura ng tintang mga bike dito sa bangketa ng Quiapo. Okay, dito naman tayo sa pwesto nila Kuya Renren. Tapat naman sila dito ng ginagawang building na to. Anong building to, kuya? Bilongko? Bilongko building, no? Ano ba available mong mga bike dyan, Kuya Renren? Simulan na natin dito. Mga silver yung mga asbike. Ito mga pang budget bike nila Kuya Renren dito. Steel frame na ass bike. Magkano sa inyo yung ganito? 5K lang mga kapadyak, oh. Meron ka ng MTB. Ano sukat ng gulong ito, kuya? Size 26, suspension 4-speed, manual lockout, na combo shifter, 3x7 speed na Shimano yung ginamit sa kanya. 5,000 lang tayo para dito. Ito mga ass bike lang dito, kuya. Pare-pares lang to, iba-iba lang kulay. Ito, pura ass bike mga kapadyak. Pare-pares lang ng specs pero iba-iba lang ang kulay natin dito. Nagkakalaga lang tayo, 5,000 pesos. Okay. Next natin dito, ito naman ass bike na MTB. 5,000 lang din ba to, kuya? Ito. Pares lang din dito. Ayun oh. Puro 5,000 pati to. Grabe naman. Halos lahat to puro 5,000 lang. Grabe oh. Puro 5,000 na lang pala presyo ngayon dito sa Quiapo, bangketa ng Quiapo, mga kapadyak. Pati yung mga ganitong folding puro 5,000 na lang din. Sobrang mura naman. Yung 5,000 na yon may bawas pa. Grabe naman pala kayo dito, no? Napakamura na ng tinitindan yung mga bike. May bawas pa. Okay. Meron tayo dito folding bike na ass bike. Ayan, no? Diba? Folding bike na ass bike. Tapos meron din tayong pang ladies bike na ass bike din. Ayan, no? Pink, violet. Ang ginamit naman dito na parts. Shimano na combo shifter. 3x7 speed. Naka suspension fork na standard. Tapos size ng gulong ay 26, no? 26 size ng frame yan, kuya. Alam mo ba? Ayan, small frame lang yan. Small frame lang, no? Tapos ginamit na RD, Shimano, FD niyan. Shimano na rin. Grabe, napakamura. Puro 5,000 pesos lang tong mga bike na nandito kila Kuya Renren. Pati tong mga folding bike na to, puro 5,000 lang din. Etong MDS sa inyo na road bike, magkano to? 6.5 road bike, alloy frame na ba yan? Alloy frame na, naka combo shifter din, no? Naka 3x7 speed na Shimano, mga kapadyak. Ganda rin ang drop bar, oh. Panalong panalo. MDS yung road bike na to. Ginamit na RD dyan, Shimano, tsaka Shimano na rin yung FD nyan. 6.5, may bawas pa yon? Fix na tayo dito, ha? 6.5 MDS na road bike. Okay, next natin dito, Pro Max. Eh, no? Pro Max, ano to? Pro Max, ano to, kuya? Tingnan nga natin. Pro Max, ano yan? Anong model name yan? Bang nakalagay? Sige, okay na yan. Ito, mga kapadyak, oh, Pro Max na MTB size 29. Ang ganda ng kulay, oh, kulay gray. Oh. Tapos naka-internal cabling na siya. Tapos naka-hydraulic disc brake na to. Himalayas yung ginamit na hydraulic. Naka-combo shifter na 3x10 speed yan, kuya, tama? Ayun, 3x10 speed, alloy frame na rin yan, mga kapadyak. Naku, suspension fork to with manual lockout. Okay, Pro Max din yung ginamit na fork dyan. Naka Billy Goat na gulong, 29 nga yung sukat ng gulong yan, mga kapadyak. Tapos, ito yung ginamit na hydraulic disc brake, oh, ganito, Himalayas. Naka quick release na, tapos yung ginamit na rim dyan, reflectorize yung ginamit na rim sa kanya. Kaya kitang kita na kayo kahit sa gabi nyo gamitin. Ginamit na RD dyan, Senza yan, di ba? Senza MX-10. Yung ginamit na FD, Senza din yan, kuya. Yeah? Senza rin yan. Ginamit na crank, Pro Max. Ang size ng frame nito ay small lang. Kaya okay na okay na. Magkano yung ganito, kuya? 10.5. Ito, parehas to. Ayan o, dalawa available nating kulay. Gray at saka red. Parehas na Pro Max. Okay? Meron naman tayo dito forever. Ayan o. Forever. Nandito pala sa Quiapo ang forever nyo, mga kapadyak. Okay, ha? Forever MTB. Ginamit na material dito sa frame niya. 6061 aluminum. Forever yan. 29er to, mga kapadyak. Naka-hydraulic disc brake na Simers. Naka
1-by setup, mga kapadyak, L2AX yung ginamit na shifter. Tapos, ginamit na RG dyan, L2 na AX din yung ginamit. Naka, ano to, ilang speed to, kuya? 13 speed. 1-by 13 speed pala to, mga kapadyak. Alloy frame. Kagandahan dito, smooth welding na yung frame natin. Kaya napakakinis, wala nang bakas ng kahapon. Makinis pa sa mga jowa nyo. Ginamit na seat clamp, forever na rin, oh, quick release pack. Ginamit na cockpit dito, ayan. Ito. Ayan yung ginamit na cockpit sa kanya. VL Tawa. Ayan, yan yung cockpit na ginamit sa kanya. Cockpit set na yan. Ayan, oh. Handlebar, stem, tsaka seat post. Pati saddle. Ayan, VL Tawa. Okay, magkano naman yung ganitong forever? 20k, pero may bawas pa yun. Wala na, sir. Fix na. Oo. Tignan nyo naman yung emblem, ang ganda. Ayan, oh. Tapos isa pang maganda rito, suspension fork with manual lockout. Airtight na yung ginamit na suspension sa kanya. Kaya solid na rin pang gamit sa mga trail. Compass tire na nga pala yung ginamit dyan, ha? Billy Goat pa. Sukat ng gulong nito? 29. Size 29, yung frame. Ano size ng frame? Medium frame. So. Medium frame lang din, no? 20k. Fix na. Para dito kay forever. Okay. Next natin, Mountain Peak. Everest. Mountain Peak Everest. Ano to? Assemble? Assemble. Assemble, mga kapadyak, oh. Mountain Peak Everest. Okay, ha? Naka... Alivio. 1-by setup din to na Shimano Alivio. Yung ginamit na shifter, oh. 9-speed to, mga kapadyak. Yung ginamit na RD, Shimano Alivio na rin. 9-speed yung ginamit na sprocket. Ang ganda rin ng sprocket, oh. May kulay pula, oh. Submit yung ginamit na sprocket. Pero yung ginamit na hub sa kanya, weapon. Natunog, tunog mayaman yan. Savage. Weapon savage, mga kapadyak. Ayun, oh. Okay na okay. Tapos ginamit na hydraulic disc brake dito, Shimano na rin, oh. Diba? Panalong panalo. Quick release na rin yan, mga kapadyak. Ayun, oh. 27.5 yung ginamit na rim, Genova. Okay. Ginamit naman na gulong dito ay... Maxxis Ardent 27.5. Tapos naka oil slick yung ginamit na Rayos at saka itong rim. Kaya ang gandang tignan. Magkano naman yung ganito, kuya? 35 lang, sir. 35,000, pero may bawas pa. Wala na yun. Oh, yung mga binabanggit ni Kuya Renren dito, puro pangsagara na yung mga presyo. Talagang sinasagad na dahil napakamura na ng mga tinitindang bike dito sa bangketa ng Quiapo. Okay, thank you, Kuya Renren. Okay, mga kapadyak, hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa araw na ito dito sa bangketa ng Quiapo, Manila. Nakita nyo kung gaano nakamura yung mga tinitindang bike ngayon dito sa bangketa ng Quiapo. Kung sakaling may nagustuhan kayo na bike na naipakita ko sa video natin, pumasyal lang kayo dito sa Quiapo, sa bangketa, mga kapadyak, para makita nyo rin kung gaano kamura yung mga tinitindang bike dito at para makita nyo na rin kung ano-ano yung mga available na mga bike ngayon dito. Okay? Salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Patuloy nyo lang akong bigyan ng like, share, comment, tsaka subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video kagaya nito. Salamat sa panonood nyo, mga kapadyak. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo.